ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Pare, tingnan mo ang yabang talaga ni Karyong, ano? May plano pala silang magpalaro. Ayan o, ang daming tarpulin na pinakabit. Oo, pare. Laro ng lahi. Oh. Wala na. Tayo na ang magtutuloy ng proyekto na ito. Oo, pare. Ikaw na ang kapitan ngayon dito. Ayan o. Nandito pala tayo sa barangay hall. Papasok na tayo. Halika. Sige. Veronica! Pineng! Nasaan ba kayo? Pakitimpla nyo nga kami ng kape. Bilisan ninyo! Pare, wala yatang tao dito sa barangay hall. Ha? Baka nandito sila sa opisina ni Karyong. Pare, pagkatapos ng turnover ceremony, papasok din ako dyan at magpapalamig. Pare, sandali. Pumasok na tayo. Magpapalamig muna. Halika, halika. Magpalamig muna tayo. Sige. Sinong... Multo! 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 Multo, pare! Multo! Huwag mo kaming multuhin. Patay ka na. Pumunta ka na sa karya ng Diyos. Sumalangit na wag yung kaluluwa. Multo! Anong pinagsasabi ninyong dalawa, ha? Bakit kayo nagpunta rito, ha? Karyong, hindi kami natatakot sa multo mo. Matapang kami. Ay, oo, matapang kami. Papapapare, natatakot ako. Umalis na tayo. Tumayo na lahat ng balahibo ko. Tap, may bisita yata kayong dumating. Sinakagawad asyong at kagawad na daw. Makitimple mo nga sila ng kape. Opo, Kap. Sandali lang at ipagtitimpla ko sila. Pare Adong, hindi siya multo, kundi buhay na buhay siya. Oo nga, pare. Tayo ang patay. Yung mga kapatid, kilala niyo ba si Ferdinand, anak ni Amparing? Ay, yung klase si Andrea Ralos. Yung anak ni Amparing sa pagkagalawag. Ay, nako! May issue na naman ang mga malitis na yan. Wala nang ginawa sa araw-araw, kundi pag-usapan ang buhay na may buhay. Tita Bibang! Ano yung ginagawa mo? Heto, gumagawa ako ng juice drink. Tiyak, mabili ito kayo dahil sa sobrang init ang panahon. Ha? Nako! Ano bang klaseng juice yan, tita? Secret! Ha? Ang mabuti pa, tikman mo ang lasa. Ito, bibigyan kita. Tikman mo. Sandali. Tikman ko nga. Anong juice itong ginawa mo, tita? Parang malabnaw na kape ang kulay. Ito, tikman mo. Masarap to. Sige. Tikman mo ang lasa. Aba! Wow! Ang sarap ng lasa, tita. Lasang pineapple juice. Pero bakit ganito ang kulay? Talaga bang pinya ito, tita? O baka naman pinyang bulok? O baka masirang tiyan ko? O kayo makakainom nito? Hindi. Malinis to. Natural pa ang mga ingredients, walang chemical. Ha? Ay kung ganun, ano ito? Sampalok yan.
tinunaw ko sa mainit na tubig. At pagkatapos, hinaluan ko ng konting pineapple juice. Oh. Ayun na! Lasang pineapple juice na ang lasa. Wow! Ang galing mo, tita! Sige, malaki ang tutubuin natin dito siguro, ano? Dahil mura lang ang sampalo. Oo naman. Kailangan sa panahong ito. Maging wise ka para kumita. Bili nga po ng juice ninyo. Ha? O sige, bili kayo. Bili kayo ng juice ko. Masarap to. Tita, bili na, bili na. Sa palagay ko, kukulangin ito yung tinimpla mong juice. Kaya ko na lang ang magbibenta. At magtimpla ka ulit para hindi maubos. Ikaw na ang bahala dito, ah. 5 piso lang kada maliit na baso. Ay, opo, o, opo, yung tita. Yung segunda, 10 pesos yan, oo, ha? Oo, oh, mga kapatid. Oh, tikman nyo itong bagong juice namin, oh. Masarap ito. Tigil ng 1 piso kada baso. Pabili na 5 piso. Oh, pila-pila lang, ha? Pila, isa-isa lang. Isa-isa lang ang pila. Ay, salamat. Akala ko, disgrasya na tayo, pari Bunjeng. Ako rin, pari Boy. Akala ko, patay na tayo. Pero, kamuntik na tayo. Kamuntik na tayo, paglamayan. Oo nga, pari Bunjeng. Bakit parang wala yata si Kagawa Dasyong dito? Kailangan masabi natin sa kanyang balita na nakalap natin. Oo, pare. Tiyak na magugulat sila sa balitang ito. Ha? Pare Bunjeng, ayan na sila. Magkasama pala sila ni Kagawa Dadong. Kagawa Dasyong, Kagawa Dadong. Kanina pa namin kayo iniintay. May masamang balita na kailangan na malaman ninyo kaagad. Ha? Anong balita na naman yan? Tungkol sa heatwave? Ha? O sa lindol, ano nangyari? Eh, hindi kagawad. Kwan, si Kapitan Kayong hindi pala natuloyang namatay. Nabuhay siya. Eh, naku boy, alam na namin. Ang bagal-bagal din yung kumuha ng impormasyon eh. Ha? Alam nyo na kagawad? Eh, sinong nagsabi? Eh, wala na kayong pakialam kung sinong nagsabi. Halika daw, halika na sa loob ng bahay. Mag-inuman tayo. At pag-usapan natin ang susunod na plano. Pumalpak ang plan A natin at plan B natin. Kailangan na nating iplano yung plan C. Halika na, pare! Kagawad Asyong, Kagawad Adong, yung service pin namin ni Pare Bunjeng, bigyan mo na kami dahil gutom na kami. Kamuntik pa kaming namatay. Pare Boy! Papaano na tayo? Saan tayo kukuha ng kakainin natin? Gutom na ako. Kailangang dumiskarte na tayo. Halika, kumilos na tayo kagad para hindi tayo mamatay sa gutom. Anong gagawin natin, paring boy? Ano? Mga kapwa kong opisyal ng barangay. Handa na ba kayo sa ating plano? Abugop. Nakahanda na ang mga bawal tem. Sa kwan. Sa palagay. Nakatanya kami na. Ay, siya nga pala. Gusto kong malaman ninyo na kasali sa komite sila Darwina at Bibang. Oo ka, palam na namin yan. Sinabi ni Kagawad gusting sa amin. Ano nga pala ang naisipan nila Darwin at Bibang na ipapalaro natin? Kagawad. Ayaw yung misa ka dila.
Si Beba nga eh, magpapalaro siya ng mga sinaunang laro, Kat. Ano, sinaunang laro yan? Ano yan, kagawad gusteng? Ano-ano ba ang mga yan? Beba, kung na lang ang magpaliwanag ng mga naisipan ninyong dadagdag na palaro natin. Ah, magandang araw po sa inyong lahat. Ayon sa napag-usapan namin ni Darwin, magpapalaro ako ng pahabaan ng ihi. At idadagdag po namin ni Darwina yung tinatawag na isusubo ko sa'yo, huhulaan mo. Isusubo mo, huhulaan mo? Ano ba yun? Madali lang yun. Pipiringan ang bawat maglalaro. Tapos may mga isusubo sa kanya. At huhulaan niya sa lasa kung ano yon. Maganda pala yan. Maganda. Parang napanood ko na sa FB, ano? Oo po. Makinig po kayo. At ipapaliwanag ko sa inyong lahat ang tungkol sa larong naisipan namin. Kaya makinig kayong mabuti. Maganda kami. Sige, Bibang. Ipaliwanag mo sa amin kung ano-ano ang mga ipapalaro ninyo ni Darwina. Ganito po. Ipapaliwanag ko sa inyo. Pakinggan ninyo po. Ganito nagsimula ang lahat, Kuya Ede. Este, pakinggan niyo po! Ang ibig mong sabihin, Bayaw, may palaro kayong gagawin? Kahit may heat wave? Bayaw. Yung tinatawag na kakaibang laro. Para mabawasan ang init sa katawan nila. At maiwasan ang pagka-atake dahil may aalalay na bumbiro sa kanila habang naglalaro. Kung maglalaro na sila, papaulanan sila, bubumbayan sila ng tubig na parang umuulan para lumamig ang paligid. Parang maganda yan, Bayaw. Kailangang pagbutihin ninyo. Siguradong pupurihin kayo sa social media niyan. At kapag nalaman niya ni Mayor, paparangalan naman ang barangay natin. At malaking karangalan mo yun, Bayaw. Eh, sana maging maganda ang kalalabasan ng palaro namin, Bayaw. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko. Bayaw, nandito na si Punyang. Lasing na naman. Nako, Bayaw. Tignan mo ang itsura niya. Tignan mo. Nakasuot siya ng suot na ang ikse. Na kulay dirusa, uupeng. Tingnan mo, Bayaw. Oo nga. Naku, Bayaw. Totoo na yata ang hinala ko. Na ano yung hinala mo, Bayaw? Ano? Nabaliw na ang asawa mo. Veronica, inabot na tayo ng gabi. Hindi pa natin natapos itong ipinapagawa ni Kapitan. Oo nga eh. Kailangan matapos natin to. Dahil iba na naman ang gagawin natin bukas. Oo, sige. Bibilisan ko na ang pag-i-encode para maiprint na natin. At bukas ipapa-i-deliver na lang kina Ambring at Benito sa mga codes ng bawat laro. Ha? Teka! Naku! Nasaan yung papel na binigay ni Aling Bebang para sa mekanik ng bawat palaro? Ha? Di ba nandito lang yun kanina? Iwala na dito eh! Saan naroon yun? Yun na ang susunod kong i-encode eh. Bakit nawala? Ha? Teka. Tama! Naalala ko.
Naghanap si Benito, Pasing at Ambreng kanina ng pangdingas. Dahil magludo to sila ng sopas. Ha? Naku! Pakitignan nga, baka nakuha nila. Oh, sige. Sandali at lalabas ako. Ambreng, Benito, Pasing! May kinuha ba kayong papel doon si babaw ng mesa ni Veronica? Ha? Yung gusot-gusot na? Ay, oo, ayun o. Ay, pinagningas na namin. Ano? Patay! Ha? Yung ibinigay nila Aling Bibang at Darwina na mechanics ng palaro eh. Naku, bakit ninyo kinuha? Ha? Importante yan eh. Ay, hindi nyo naman kasi sinabi na importante yan eh. Ayun o. Nasunog na. Naku, malaking abala ito. Ang mabuti pa, pumunta kayo sa bahay nila ngayon din at ipaisulat ninyo ang mechanics para maiinkod na ni Veronica. Bilisan ninyo! Ambreng? 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 Ha? Ambreng? Ay, Benito, bakit mo ako inisturbo sa tulog ko? Sabi ni Pilip kasi... Anong kailangan mo? Sabi ni Pilip, pumunta ka rin sa bahay nila Aling Bibang. Dahil pasulat mo yung ano, ano nga ba yun? Yung kwan, yung tama yung mantika yata. Yun. Tama yun, mantika yata yun. Ano? Nalimutan ko, mantika Naku? Sinabi niya. Mantika. Wala na silang panindang mantika. Ha? Naubusan daw sila. Ay, di ba wala tayong nabili kanina nung nagluto tayo ng supas? Naku, lumayo ka sakit. Natutulog ako. Huwag mo akong isturbo na dahil tatadyakan kita. Eh, pero nagmamadali si Pinig eh. Kailangan daw na maisulat nila Aling Bibang yun dahil hinihintay na ni Veronica. Ay, wala nga silang tindang mantika. Naubusan daw sila ang kulit mo. Eh, basta pumunta ka na doon at itanong mo sa kanya ang mantika na yan. Ha? Dahil mo na yung kwan, yung kay Piling kung nakabili ka. Sige na, puntahan mo na. Ha? Ay, bakit ako ang pupunta? Ay, di ikaw na. Sino ba ang deputy chief dito? Ikaw ba? Ikaw? Pero pagod na ako. Nagluto ng supas eh. Kaya ikaw na rin ang magpunta doon. Sige na. Ikaw na! Ayaw ko. Sa'yo sinabi. Kaya ikaw ang pumunta. Na, sige na. Pumunta ka na. Matutulog pa ako. At kung isturbuhin mo ako, ay nako, tatamaan ka sa akin. Ha? Naintindihan mo? Ay, sige, sige. Ay ko na ang mapupunta. Sasamantalahin ko na. Doon nagkatulong si Kun, si Nene, kapag nagising siya. Yayakapin ko at hahalikan. Ha? Ang ibig mong sabihin, doon nakitulog si Nene ngayon? Oo! Dahil ayaw niyang matulog sa bahay nila. Dahil walang kuryente. Sige, alis na ako. Ay, teka! Teka, Kwan! Ako na lang ang pupunta doon. Dito ka na lang. Ay, sige. Alis na ako! Ha? Abreng! Ako na lang ang pupunta! Matulog ka na lang! Abreng! Naantok na ako, Pining. Wala pa ba yung inutusan mong pumunta sa bahay nila, Darwina? Wala nga eh. Huwag kang mag-alala. Siguro, parating na yun. Ha? Bakit? Sino bang pumunta sa bahay nila, Aling Bebang? Sabi ni Benito, si Ambreng daw. Kaya hintayin natin. Mas mabilis si Ambreng na kumilos eh. Sige, hintayin natin. Basta hindi tayo uuwi ha, hanggat hindi natin matatapos ang trabaho natin sa gabing to. Oo, Veronica. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi kita iwanan. Oh, ayan. May tumatawag sa'yo. Ha? Naku.
ba kasi Rudolph ito? Sasagutin ko kaagad. Pero hindi ko ipapalata kay Veronica. Ha? Si Aling Bibang pala? Kala ko si Rudolph. Ah, hello, Aling Bibang? Bakit? Pideng! Pideng, tulungan niyo ako! Isukod natin sa ospital si Ambreng! Ha? Bakit? Anong nangyari kay Ambreng? Ano? Kaya ang nangyari kay Ambreng, mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Heatwave sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!